aking kapatid na si Alex. Syempre, hindi rin magpapahuli. Nandito rin po sa studio kasama natin, Mommy Pinti, si Uncle Jojo, ang Daddy Bonoy, at all the way from New Jersey sa kanyang first ever TV launching, Tatay Johnny! Yes! Proud na proud ako talaga dahil napapaligiran po tayo talaga ng mga magagaling na hosts. Internationally, we have Oprah Winfrey, Jay Leno, Larry King, and of course, Jackie Chan. Ano ba? Si Jackie Chan. Kung ano yun yan. Puro Hollywood ka lang. Oprah. Eh, syempre, Oprah Winfrey ka. Because of the hair. Because of the hair. Mami, pero nakita mo kabalakang mo si Ma'am Oprah. Hindi, kasi alam nyo, actually, ang gusto namin pag-usapan for this episode is yung life's journey to discovering oneself. Actually, nangyayari to sa mga kabataan ngayon, sa mga millennials, sa mga young ones. Dahil sa sobrang dami nating napapanood at aspiration sa social media, sa Facebook, at sa kung saan-saan pa. Minsan, naliligaw na tayo along the way na as we grow up, hindi na natin kilala kung sino tayo. Kasi nga, masyado tayong na-affiliate sa ganito or sa sikat sa ganito. So, minsan, pag masyado kang bombarded ng mga personalities, may ideas, tao, lifestyle, iba't ibang tao, nawawala yung kung sino ka talaga. Nangyari yun sa'yo kahit nung hindi pa sikat yung social media. Nung lumalaki kami, si Alex talaga, medyo confused siya growing up. Hindi sa, ano ha, hindi siya confused sa gender. Confused siya dun sa ano ba talaga yung personality ko. Kasi may strong personality. Ba't nagagalit ka? Hindi kasi ako may personality talaga si Alex. Ano bang gusto niyan? Hindi, may personality talaga si Alex. Ito para sa mga kabataan na hinahanap niyo kung sino ba talaga ako dito sa mundo. Alam niyo, pinagdaanan ni Alex yon. Before, di ba gusto ko parang ano, di ba maging sexy actress? Pero na-stop yung dream. Kasi nung bata tayo, kung ano-ano ang pangarap mo. Gusto kung ano yung nakikita ko talaga. Gusto niya magka-share, gusto niya magkasambahay. Gusto niya maging teacher. Gusto niya maging mag-opisina katulad ng mami, di ba? Tapos ang daddy dati, may kausap siya na constituent, ginaganong-ganon yung susi. Sabi ko, kailangan ko na tumagaya sa bahay. So kung gaganong-ganon ako ng susi, oh, konsihal, kamusta ka? Ginagaya ko din siya mag-isa. So lagi kong kinakausap ang sarili. Pero alam mo, isang tao lang ang nagsabi sa pamilya natin na mag-aartista din yung kapatid mo. Oo nga. Ang daddy. Yes. Diba? Ba't sinasabi mo yon daddy? Nakikita ko gusto niya. Kasi sa bahay nga, arte ng arte yan. Kaya nga, ma-arte. Kumakausap kahit ano, nagdadramang mag-isi. Kaya naisip ko, gusto rin mag-artista nito. Alam ko, talented siya. Witty siya. Mabilis ang isip niya. Pag nagkukwentuhan kayo, o kausap mo siya, ang bilis niyang makaisip ng idea. Mataba utak. Kaya, yun, alam kong mag-aartista siya. Alam mo, totoo yun. Sa aming dalawa, lagi kong sinasabi, alam mo, mas magaling ka magpatawa, mas... Lagi kong sinasabi, mas maganda yung mukha niya. Kasi mas pulido talaga ang mukha ni Alex. Tsaka di ba, pag magkasama tayo, ay, mas maganda yung bunso. Pero, yun nga lang. I'm not just a pretty face. Yung feeling. Pero Uncle, ikaw, kung i-describe mo yung personality namin ni Alex nung bata, ano yung pagkakaiba? Si Uncle, para sa kaalaman yung lahat, ang aming certified yaya. Number one supporter natin. Sa anong gagawin natin yan? At ang unang-unang concert ng atin sa downtown Rembrandt, si Uncle nagdala pa ng mga ko-office mate. Support natin ang pamangking ko. Damn! You're number one! Siyempre, ikaw kasi kung ano ka ngayon, nakita ko na sa iyo nung bata. Kay Catherine, naguluhan ako. Hindi ko alam. Wala. Ano nakita mo sa kanya? Nakala ko ba tribute? Tribute tong episode na to, ba't parang bumabagsak ako? Hindi, ibig sabihin, di pa nga siya, di pa niya alam. Kasi nga ikaw, maliit ka pala, 3 years old ka, kumakanta. Itong senior talaga to, mag-artista. Si Catherine, hindi pa. Tama yung sabi mo kanina na hindi pa niya alam. Bakit nga ba? Ba't di mo alam? Ano kung ano lang yung nakikita ko, yun yung mga gusto kong gawin. Hindi ko kinokontrol yun. Kung ano yung gusto ko this week, yun ang gagawin ko. Focus lang ako doon, di ba? Dati naalala mo nun, sabi ko, magbabalay dancer ako, ayaw ng daddy. Sabi ng daddy. Pinasayaw niya lagi yung Nutcracker. So, kasi nagkumakanta ka sa Star City. So, papatunayan ko sa daddy na ballet dancer ako. So, lagi lang ako nasa backstage. Inaral ko lahat ng sayaw. Pero hindi pa rin na-convince ang ama ko para i-ano ko. Sabi niya sa akin, alam mo, sabi mo, ang pangit na ng paa mo, papangit pa sa pagbabalay. Buso talaga to. Hindi, pero kailan yung time na nag-decide ka mag-showbiz?
Ay, hindi rin ako ang nag-decide. Sino? Ang mami, tsaka, no, ang mami, ganito, kausap siya ni Miss Dagang. Hindi ko makakalimutan yun, mami, sa may Green Hills tayo. Papunta tayo sa may, ano, Gilmore. Tapos sabi ni Miss Dagang, oh, pag-audition, sabi na mami, ano, gusto mo ba? Sabi daddy, ano, gusto mo ba? Minsan ka lang mabibigyan ng ganyan pagkakataon, sayang naman. Ilan taon ka nun? 16? 17? Hindi. 19. Ah, 19 ka na 19 pala nun. 19 na ako nun. Ano na ako nun, dalagita na talaga. Ang feeling. Alam mo, nakakasar ka. Anong year mo na? Nakakasar ka. Alam niyo, dati mag-host ako. Okay, nakikiusap ako. Huwag niyo nang i-insert yung mga itsura ko nung let's go. Talagang magkakaproblema tayo. Yung wala akong kilay. Daddy ko, nagmana ako sa daddy ko, walang kilay. Hindi, pero naalala ko ngayon. Kasi nung bata tayo, pag pinipilit siya mag-artista, ayaw mo. Pero gusto mo rin pala. Sabi ng daddy, ikaw magaling ka backstage sa stage dito magaling. Ikaw naman, paano ka naman pa-mysterious? Tahimik ako dito backstage, pero sa stage talagang sasabog ako. Halika na! Di ba nung kumanta ka sa RPN9? Tapos sabi ng daddy, yan ang ganyan dapat. Tahimik lang, pero talagang bumubuga sa stage. Ikaw, ang buga-buga mo dito pagdating sa stage. Audition pa lang, di ba na mental block ako sa repertory? The sun, welcome. Hindi ko makanta. Ba't nga ganun? Mahihain ako, parang ayokong ma-judge. Hindi, so 19 years old, nung nakakuha ka ng tawag, na pwede ka na mag-artista, nag-audition ka. Yes. Kamusta yung experience na yun for you? Siguro nga parang feeling ko, baka, dahil ang ingay ko, baka feeling nila sobrang galing ko, hindi naman ako sobrang galing. Ano ka lang? Galing lang. Wala, parang wala rin dating. Kaya sabi ko, kaya nahihiya na akong ipakita. Kaya sabi ng daddy, dapat quiet ka lang. Kasi pag ang bibo mo sa backstage, ini-expect nila, ang galing-galing mo, ang taas ng expectation na sa'yo. So dapat quiet ka lang. Kaya ako pala, hindi siya talaga pinapasok kasi nga, feeling ko, baka hindi ako ma-accept kung ano ko. Ayoko masyado ng rejection. Alam mo kung bakit hindi mo ma-accept yung sa showbiz, tsaka yung ano, kasi feeling ko hindi mo pa na-accept yung sarili mo. Oo, tapos ayaw mo ng rejection, yung parang hindi mo na nga gusto yung sarili mo, marireject ka pa ng ibang tao. So, paano mo palalo magugustuhan yung sarili mo? Kasi nga, medyo hindi mo talaga alam kung ano ba, saan ba talaga ako magaling nun? Paano mo na-deal yun? Sa school. Ay, ito yung kapatid ni Toni. So, lalo kang walang, parang nawalan ka lalo ng identity. Tapos may dinate ako, yun ang pinagmamalaki niya. Girlfriend ka kapatid ni Toni, oh, swerte mo naman. Oo nga, nakikita ko si Toni. Parang wala siyang dating din ako. Wala rin akong dating. Yun parang pa yung claim to fame niya sa'yo? Oo, so parang hindi ko rin, parang naisip ko nun, oh eh, hindi. Eh, parang naisip ko lang no, na parang, hindi ko alam na may effect pala siya sa akin as a person. Siguro ganun din yung ibang mga kabataan na yung ang daming fini-feed sa'yo ng ibang tao na feeling mo, hindi, okay lang ako, kaya ko yan. Pero makikita mo, ma-observe mo sa pananalita mo, sa ugali mo in the long run, na may effect pala siya. So parang yun yung kailangan kong tanggalin, i-overcome, i-unlearn yung mga ganun bagay. Pero minsan nakakaingit yung personality ni Alex. Sabi ko, ang sarap naman ng ganito, yung dami mong kaibigan, ang ingay mo, ang saya mo. Kasi di ba pag nasa ano lang, tahimik lang ako. Ang ganda ng personality mo. Tapos tinago mo ng sobrang tagal kasi nga. Hindi ko naman siya tinago ng tinago, pero parang sinupress. Oo. Yung mga totoong tao na kilala ko, alam naman nila talaga yung personality ko. Sometimes, need mo talaga na i-filter or ayusin yung personality mo to become the best version of yourself. Ano yung biggest insecurity mo nun? Kung babalikan mo ah, yung time na lost ka pa. Ano, ang tagal-tagal ko nasa showbiz, walang nangyayari sa akin. Parang hinahide ko yung kasi parang kunwari ayoko ng showbiz. Pero gusto mo talaga? Hindi siya, naiingit ka. Kasi naiingit ka parang, dapat ganito, dapat din ako. Ganito to. Tapos napag-iwanan na ako ng mga kasabayan ko. Kasi yun ang sinasabi sa'yo. Iniisip ko, hindi laging enough. So paano ba yan? Paano ba maging okay? Kayong may problema dito. Oh, yan na, nagalit ka. Ay, nagalit na siya. Pero sa akin, feeling ko, kaya siya hindi nagmamatter sa akin. Kasi pagdating ko naman sa bahay, I will always be the sister of Toni na. Uy, kunwari, ganito. Okay, for example. Ay, nagagalit ka siya sa'yo. Journey ko ka na naman. Mali. Hindi. Ang naiisip ko nung time na yon, parang shocks. Lagi kitang nahihigitan. Oo, na parang pag nandun ako ngayon sa work, yun sinabi sa akin ni Direk Joyce. Sabi ko, hindi, Direk, di ko pwedeng gawin yan. Di nga ginagawa ng ate ko yan eh. Bakit lagi mo, sa lahat ng sentence mo, Alex, lagi kang, hindi ganyan ang ate ko, hindi ganyan. Tigilan mo ang ate mo, tanggalin mo siya sa picture.
journey mo to as pag-aartista. Ngayon, nagkakaroon na ako ng freedom kasi parang ako gets ko na kung mag-thrive ka man, I have my own way to thrive also. And if hindi man ako mabigyan ng ganung kasing laki ng accolade mo, like, meron kang TV ka show. Grabe ka na ngayon din. Iba na rin yung napatunayan. Kaya nga na nagbasa ako ng Bible na sinabi sa akin yun ni Lord, di ba yung as I will be with you, as I was with Moses, I will be with you, I will never leave you nor forsake you. Parang lahat nung struggles ko from nagsimula ako ng pag-artista, parang naliwanagan ako. And all I needed was to read the Bible and to really have a one-on-one talk with the Lord, sa creator ko, kung who am I. So yun yung naging journey ko. Pero hindi siya doon natapos. Mahaba pa rin yung journey. Until now, ano pa rin ako, nandun ka pa rin may sa... struggle pa rin. You have to overcome so many things. Now that you're adulting, you're maturing, it's really a process pa rin. Kaya doon ko nag-start mabuksan yung mata ko because I was really blinded with the fact na you will never be successful unless you reach what your ate did. Yo. And right now, I'm sure I haven't reached what you reached. Mas madami ka pa rin na-achieve sa akin, mas marami ka pa rin milestone na na-reach, but I am happy and content na because wala na yun sa akin. Hindi na ako nagkukumpara. Hindi na yun yung basihan ko ng success. Yes, kasi comparison is a joy stealer. At nung nahanap mo na yung sarili mo, sinelebrate mo ng sarili mo, nung nag-vlog ka, di ba? Dun ka mas nag-flourish. Parang nakahanap ka ng platform where I can be myself. And we will talk about that more sa pagbabalik namin.